Isang magandang umaga po sa inyo. Welcome to Daily Walking with Jesus to Eternity. At patuloy po tayong pagpalain ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. At tingnan po natin kung ano ang mensahe sa atin ng Diyos sa umagang ito. Ito po ay sisimulan po natin ang ikalawang sulat ni Juan. Tayo po magsimula sa verse 1 hanggang 4. Mula sa matanda, sa hirang naginang at sa kanyang mga anak na tunay na mahal sa akin at hindi lamang sa akin kundi sa lahat din ng nakakakilala ng katotohanan. Alang-alang sa katotohanang nasa atin at sa ating magpakailanman. Ipagkakaloob sa atin ng Diyos at ni Hesukristong anak niya ang paglingap, habag at kapayapaan sa pamamagitan ng katotohanan at pag-ibig. Labis kong ikinagagalak na makitang namumuhay ayon sa katotohanan ang ilan sa inyong mga anak alinsunod sa utos ng ating Ama. Pagpalain ng Panginoon ang pagkakabasa ng kanyang salita. Ngayon pong umaga ay sinimulan nga po natin ang aklat na ito. At ito po ay isinulat ni Juan para sa mga kababaihan. Sabi po dito, sa hirang naginang at sa kanyang mga anak. To the lady chose by God and to her children. Sabi po ng mga sumulat o ng mga komentary na ito, hindi daw po specifically sa mga babae o sa mga ginang ang tinutukoy dito. Kundi ang tinutukoy po na ginang ay ang church. Kasi po ang church o ang iglesia, ang local church, ang samahan ng mga mananampalataya. Ang tinutukoy ay yung buhay ng pananampalataya ng isang iglesia. At nung mga anak ay yung mga taong kumikilala sa Panginoon na magiging bahagi ng church na iyon. At ano po ang kanyang mensahe para sa kanila at paalala para sa kanila? Ito po ang sinulat niya dito sa 2 John. Una po, ang nais kong makita ninyo ay mapapansin po natin na yung salita na truth, sa English po ay truth, katotohanan, ay limang beses binanggit from verse 1 to verse 4. At very noticeable po yon. At sabi nga po rito, sa English po, whom I love in truth, who know the truth, because of the truth which live in us, will be with us forever. Tapos po, will be with us in truth and love. It has given great joy that they are walking in the truth. Po, ilang beses, limang beses po binanggit yung katotohanan. Ano po ang gustong ituro sa atin ng Panginoon? Ang bawat isa tayo ay naging bahagi ng pamilya ng Diyos nang tanggapin natin ang katotohanan ng salita niya. Yung katotohanan na narinig natin, nang ipahayag ang salita ng Diyos sa atin, ito ay tinanggap natin at tayo ay naging bahagi ng iglesia ng Panginoon nang tanggapin natin ang katotohanan ito. At yung katotohanan na yun, iyon yung nagbago sa atin, iyon yung nagturo sa atin sa landas ng pagsisisi, ng pagbabago, ng paglapit sa Panginoon. Sa Diyos nagmumula ang katotohanan. At ang sino man na naghahanap ng katotohanan, sa Panginoon lamang niya matatagpuan. Dito po sa mundo, marami ng hindi natin malaman kung ano ang truth kapag ang mundo lang ang ating pakikinggan. Dahil ang naghahari dito sa mundo ay ang kasinungalingan. At dahil ito ay kaharian ni Satan, iilan lamang ang makikita nating katotohanan dito, maliban na lamang kung maghari ang Panginoon. Sa buhay ng isang tao, doon lamang maghahari ang katotohanan. Ang katotohanan ay nagmumula lamang sa Diyos. At kung tayo ay naghahanap ng katotohanan, lumapit tayo sa Panginoon dahil ang Diyos lamang magtuturo sa atin. Sometimes we are confused about many things in our lives. At sa gitna ng kaguluhan or confusion, for you to know the real thing or yung katotohanan, we must go back. Sino yung source ng truth?
And the source of truth is God alone, because in God there is no lies, sapagkat ang Diyos ang katotohanan. At kung nais natin malaman ang katotohanan, kailangan nating makilala ang Panginoon. Ang Panginoong Jesus ay nagsabi ng isang declaration about himself. I am the way, the truth, and the life. Yung sinasabi ng Panginoong Jesus na ako ang katotohanan. Yun po, if you have Jesus in your heart, you will know the truth. Because Jesus is the truth. Walang kasinungalingan sa Panginoon, walang kasinungalingan sa Diyos. At kung nais mong malaman ang katotohanan sa buhay na ito, sa lahat ng bahagi ng ating buhay, kailangan nating bumalik sa Panginoon. Nang sabi natin, eh pastora, alam na naman natin yung katotohanan. No, dahil sa kasalanan, binulag tayo. Binulag tayo ng kasalanan. At ang lahat ng natutunan na lamang natin ay yung tinuturo ng sanlibutan. And when we go back to the truth, at kung tayo ay magbabalik, magsisisi ng ating mga kasalanan, kikilalanin ang source of truth, which is Jesus Christ, then we will know the truth. Sabi nga po nung salita na to, ang church ay minamahal niya dahil ito ay namuhay sa katotohanan. Sabi niya, whom I love in truth. Yun sinabi niya, sa hirang naginang at sa kanyang anak na tunay na mahal sa akin, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din na nakakakilala ng katotohanan. Ang church ay naging katotohanan dahil ito, it stand with Jesus Christ. The church was founded in Jesus Christ, the truth. Kaya nga po, kung hindi ang church nakabase kay Kristo, it's not the true church. Hindi yun ang tunay na iglesia. Kailangan po ang tunay na church, grupo o samahan o ang individual, tayo yung church, kailangan to ay founded in Jesus Christ, which is the truth. At sabi nga po ni John dito, who know the truth. Kailangan itong church na ito na sinusulatan niya, na binabahagi na niya, binimensahehan niya, ito yung church na nakakaalam ng katotohanan. Sabi nila, kilala ang katotohanan, nakakakilala ng katotohanan. Kilala nila ang katotohanan, they know the truth. Pag sinabi po yung word na know, ito po ay nagmula sa Hebrew word na yung idea ay intimate relationship, may intimacy. Kapag sinabi, you know the truth, may intimacy ka dun sa source of truth, which is Jesus Christ. And you know the truth because you have close relationship with Jesus. Ngayon pong umagang ito, do you know the truth? Do you have that relationship with Jesus Christ, who is the source of truth? Sa lahat ng bagay na nangyayari sa iyong buhay, magkakaroon ka lamang ng kapanatagan. Ito nga yung sinasabi dito sa salita ng Diyos. Sabi, ipagkakaloob sa atin ng Diyos Ama at ni Hesus Kristo ang anak niya ang paglingap, grace, mercy, habag at kapayapaan sa pamamagitan ng katotohanan at pag-ibig. Who is the truth? Who is the love? It is Jesus. It is God. At itong kapayapaan, biyaya, habag ay matatagpuan lamang natin if we found the truth. If we have that relationship with the truth, who is Jesus Christ. The truth will be with us as long as we live with Him. Ang katotohanan ay mananatili sa atin habang tayo ay namumuhay na kasama siya. Habang tayo ay sumusunod at lumalakad sa katotohanan. Sabi nga ni Juan, ako ay nagagalak na makita kayo na lumalakad sa katotohanan. At yung katotohanan na yun ay lumalakad na kasama ni Kristo, lumalakad na kasama ng Espiritu ng katotohanan. Ang Holy Spirit tinawag din pong Spirit of Truth. Sapagkat ang Diyos, ang Ama, ang Anak ay iisa. Sila po ang katotohanan. And we want to know the truth, be with them. Have a relationship with Jesus Christ. At lahat ng bagay, maging dito sa sanlibutan, malalaman mo kung ano ang tama, anong direksyon,
anong dapat mong gawin, kasi ituturo sa iyo ang katotohanan ng Diyos. Paghariin mo si Kristo at ang katotohanan ang maghahari din sa iyo. Hindi ka maliligaw kung ang Espiritu ng Diyos ng katotohanan ay nasa iyo. As a Christian, we have to walk in the truth. Walk with Jesus. Walk with the Spirit of Truth. Ngayong araw na ito, ito po ang mensahe sa atin. Mamuhay tayo sa katotohanan, si Jesus ang katotohanan. Magkaroon tayo ng relasyon sa katotohanan ito. Paghariin natin ang katotohanan. At ang katotohanan yan ang Panginoong Jesus. Just come to Jesus and you will know the truth. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos at aming Ama, tunay nga pong nagpapasalamat kami sa araw na ito. Salamat muli, Lord. Tunay nga po, ang dami-daming confusion sa paligid. Sometimes confusion with ourselves, confusion with the situation, confusion with the things that is happening around us. But now, Lord, salamat. Because with the lies that is given in this world, yung mga kasinungalingan na itinuturo ng sanlibutang ito, para namin malaman ang katotohanan, we just have to come before you. Kailangan lang namin lumapit sa iyo. Kailangan namin magkaroon ng relasyon sa iyo. Isang patuloy na paglakad na relasyon sa iyo sa gabay ng Espiritu ng katotohanan. Ito ang itinuturo mo sa amin, Panginoon. At tunay nga po, Lord, kapag ikaw ang nasa puso namin, magkakaroon kami ng biyaya, kapanatagan ng puso, kapayapaan at matatanggap namin ang iyong habag, ang iyong pag-ibig. Salamat po, Panginoon, sa mensaheng ito. Ang dalangin ko na kami ay lumakad sa katotohanan, magkaroon ng isang malapit na relasyon sa katotohanan, si Kristo lamang. At kami as a church, as a person, Lord, help us, O God, to walk in the truth. Dalangin ko po ang bawat isa, Panginoon, na ang salita mo ay maipamuhay namin. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa pakikisama ulit sa atin. Basahin po natin ang salita ng Diyos dahil ito po ang katotohanan. Nasa salita po ng Diyos, malalaman natin at kay Kristo ang katotohanan. God bless you po. And see you tomorrow sa ating daily walking with Jesus to eternity. God bless you.